Okay. I'm sure na yung taga-Facebook ng Greenbelt ay nag-aantay kasi alas 7 na ng gabi. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. O God, our Father, you gave us your Son, the Word made flesh, and in the person of your Son, today we would wish not only to listen to his teaching, but above all, to be inspired by his life example. We ask your Spirit to endow us that openness of heart and mind so that his word becomes at work in our lives. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Our Blessed Mother, Seat of Wisdom, pray for us, Father, Son, the Holy Spirit. Amen. So meron po tayong Bible study. Sometimes siguro you can find us in the Facebook of the Greenbelt Chapel. We are on the 24th Sunday in Ordinary Time, September 17 na po. At you know, there are only 34 Sundays in Ordinary Time. And so we are moving towards the last, practically, kasi yung 34th is Christ the King, last 9 Sundays of Ordinary Time, special ang 34th with a solemnity of Christ, King of Heaven and of Earth. For those who have the Exploring God's Word, you have them starting in page 37, but we shall be reading the Gospel that we find in page 40. The Gospel of Matthew, ayun po, chapter 18. Verses 21-37. And you could see in the LED that we will be studying with it, not just alone, another reading taken from the Old Testament, this time from the book of Sirach. They call it part of the wisdom literature. The Old Testament has the first 5 books, Pentateuch. It has the prophets, but the time where the prophets live is called historical books. But then this history of the Torah, the law, and the prophets, meron siya na-crystallize, especially when it entered into a phase of making it translated into Greek. But this one is actually in Hebrew form, the book of Sirach. No? And so we have 2 readings that makes this liturgical Bible study. They are the readings we shall hear and have it explained in our churches this coming Sunday. So we begin po with the reading of the Gospel according to Matthew. Pero ka ba? So sige. The Gospel according to Matthew. Peter approached Jesus and asked him, "Lord, if my brother sins against me, how often must I forgive? As many as 7 times?" Jesus answered, "I say to you, not 7 times, but 77 times. That is why the kingdom of heaven may be likened to a king who decided to settle accounts with his servants. When he began the accounting, a debtor was brought before him who owed him a huge amount. Since he had no way of paying it back, his master ordered him to be sold, along with his wife, his children, and all his property in payment of the debt. At that, the servant fell down, did him homage, and said, 'Be patient with me, and I will pay you back in full.'
Moved with compassion, the master of that servant let him go and forgave him the loan. When that servant had left, he found one of his fellow servants who owed him a much smaller amount. He seized him and started to choke him, demanding, "Pay back what you owe." Falling to his knees, his fellow servant begged him, "Be patient with me and I will pay you back." But he refused. Instead, he had the fellow servant put in prison until he paid back the debt. Now, when his fellow servants saw what had happened, they were deeply disturbed and went to their master and reported the whole affair. His master summoned him and said to him, "You wicked servant, I forgave you your entire debt because you begged me to. Should you not have had pity on your fellow servant as I had pity on you?" Then in anger, his master handed him over to the torturers until he should pay back the whole debt. "So will my heavenly Father do to each of you unless you forgive your brother from your heart." So this is the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Para po laliman natin ang pagkakaunawa, to understand it more deeply, magtatanong po ako, sasagutin niyo po, reading the text na nabasa natin. But we'll do it verse by verse. Sino ba ang lumapit kay Jesus at ano ang kanyang tinanong sa Panginoon? Verse 21. Peter? Ano sagot ni Jesus kay Peter? Seven times lang ba? Sabi niya, 70, hindi 77. 77 times. 490. Ay, more or less, ganun. Okay. So, maganda, no? Ito yung first part. Ito yung first part. May second part at merong third part. Yung second part, yun yung parable. Pero yung parable ay isang paraan para maunawaan hindi lang 7 times, but 70 times 7 times. I mean, 77 times. Tingnan natin po. So ano itong parable na sinabi ni Jesus? In verse 23, what was the parable about the kingdom of heaven? Hari siya, ha? And he has servants. Actually, he owned. Binibili niya ito eh. Slaves to eh. Binili niya sa merkado. Now, he wanted to settle accounts with them. Now, ano nangyari when he started to do the accounting in verse 24? Nako, ang bilis bumali. Bali ng bali. So, ano nangyari? Bakit niya, sa kanyang pagkaalam na yon, anong desisyon ng king, that is the master of this servant, debtor? Verse 25. Since? Wow, ang laki yata ng utang na yan, no? A huge amount kasi it will be paid by selling him sa merkado, and that is him, his wife. Normally, the children are between 7 to 10 children, and including a little property, maybe
he started to, you know, get from his debts. Nakapundar siya ng property. And that is to pay the debt. No, anong ginawa ngayon itong servant na ito on verse 26? So, ito ang gesture muna bago siya nagsalita. He fell down on his knees. Ano yung homage? Hinalikan niya ang paa. Okay? And he said, maawa ka naman sa akin. Pagbigyan mo lang ako. Paano niya bababayarin? Eh, yung katumbas ay more than selling him, his wife, his property, his children. And so, ano reaction ng king, master, verse 27? Yon, pinawalang bisa ang kanyang pagkakautang. May utang pa siya? Wala na. Okay. So now, on verse 28, ano nangyari nung umalis na yung servant? Tuwan-tuwa. Wala na siyang utang kasi naawa sa kanya ang kanyang master. Verse 28. Ano naman ang ginawa ng kanyang fellow servant on verse 29? Tinan nyo ha, kung ano sinabi niya sa master, sinabi sa kanya ng servant. Ano reaction nitong servant na ito, verse 30? But he, instead, paano kaya makakapagbayad eh, nasa preso? Diba? Talo pa yung may estafa. Anyway, verse 31. Ano ngayon ang reaction ng kanyang mga kapwa servants? Ano naman ang ginawa ng master in verse 32 to that servant? So on verse 33, ano expected sa kanya after forgiving his debt? Mahalaga yan. To have pity on your fellow servant as I had pity on you. And dahil dito in verse 34, ano reaction ng master? Hindi ko alam pa paano mangyayari yan. Anyway, huwag yun ako tanungin. Paano kaya niya mababayaran? Eh, he will be tortured. Anyway, ano ang conclusion ni Jesus sa tanong ni Peter about 7 times? Sabi niya, verse 3, yes, so, yung parable, kita niyo naman. Sagot niya to kay Peter eh. Pero, itong ibig niya sabihin ng 70 times, 7 times. Si Peter, siya yung servant. Diba? Na 7 times lang. Little lang. Ang Diyos, 70 times, 7 times. 77 times. Malaki. Diba? Ang kanyang pagpapatawad. Kaya nga, yung master yun eh, diba? So, sabi niya,
so will your heavenly Father do to each of you. So kitumbas ngayon, nung ayon sa kanyang in-explain na parable, yan ang pwedeng mangyari pag hindi kayo nag-forgive ng kamukha ng Ama ng 77 times. So did you see na may first part, parang thesis. Ang gitna, no? Parang dinevelop niya into a parable story na nangyayari naman hanggang ngayon. Tama ba? Tapos, meron siyang conclusion. Ang tawag dyan sa logic, major, minor, conclusion. Logic lang yan. Okay? So, maybe it's very important ito kasi 2 Sundays ago, natakot ang mga apostol kasi sabi ni Jesus, He will go to Jerusalem and He will suffer greatly. And so, Peter refused that kind. But Jesus said, no, you are Satan. That is satanic. You think the way human standards. That is not the way God thinks. And so last week, well, how does God think? Ano yung Sunday gospel naman natin? Alala niyo ba? Kalimutan niyo na? Hindi natin sinagawa? Ha? Nag-aral tayo eh. Ayun. You are your brother's keeper. Pag siya'y nagkakamali, cargo mo yun. O di mabigat yun, di ba? That's one of the pains. Lalo na kasi sa ating relationships, hindi naman lahat gumagawa ng tama, pati ikaw. So, pero mahirap to help a brother or sister when a person is failing. Or mahirap ka din naman, mahirap ka naman i-correct din pag ikaw naman ang failing. Di ba normally, pag kinorek ka ng asawa mo, eh, ikaw din naman eh, o patay. Nagturuan na. Di ba? So with that, ngayon, may third. Mahirap din to. This will give us that cross to forgive. To correct a brother with love, fraternally, with patience, is a burden. To forgive someone several times over, beyond 7 times, is difficult as well. These are the crosses of life, anyway. So, kasi continuous gospel to eh. Matthew chapter, last week, ang ating Matthew is chapter 16. Oh, sorry, chapter 18, 15, 20. And then, the week before, it was chapter 16, 21, 27. So, 16, 18, 18 uli. So, ang simbahan, pinag-connect-connecto 3 Sundays at a time. So, puntahan po natin ang first reading from the letter, from the book of Ben Sira, from the book of Sirach, anak ni Sira. Hindi po Sira, anak ni Sira. Sige nga, Chit, can you read for us? A reading from Sirach 27, verses 27 to 30, 28 to 7. Wrath and anger are hateful things, yet the sinner hugs them tight. The vengeful will suffer the Lord's vengeance, for He remembers their sins in detail. Forgive your neighbor's injustice. Then when you pray, your own sins will be forgiven. Could anyone nourish anger against another and expect healing from the Lord?
Could anyone refuse mercy to another like himself, yet seek pardon for his own sins? If one who is but flesh cherishes wrath, who will forgive his sins? Remember your last days, set enmity aside. Remember death and decay, and cease from sin. Think of the commandments, hate not your neighbor. Remember the Most High's covenant, and overlook faults. The word of the Lord. Thanks be to God. Ba't ka natawa, Chit? Obvious ba? Connect na connect to eh. Galing ng simbahan eh. Pag nakita niyo yung gospel at bumalik kayo sa first reading, although sa misa, nauna yung first reading eh. Sa atin dito, pupunta tayo sa Old Testament. Parang lumiliwanag, no? Ay, nasabi na pala to noon. Inuulit lang at binibigyang panibagong diin ni Jesucristo. New Testament, panibagong. Pero old na to eh. At this is wisdom. Ito yung tunay na karunungan. Bakit? Kung marunong ka, remember your last days. Mamamatay ka din. Do you want to have a heart without peace? Kasi hindi ka makapagpatawad? Remember your last days. Set enmity aside. Huwag po nang paabutin na ikaw ay magsisisi sa kahuli-hulihan. Ang problema, kung ang namatay, hindi mo napatawad, di mas mahaba ang pagsisisi mo kasi buhay ka pa eh. Diba? Hindi kayo nagkapatawaran. Hohont ka niyan sa isipan. Okay. I'll give pagdidiin, no? Nakita natin, actually, chapter 27, verse 30. Tapos, chapter 28, verses 1 to 7. Pero kasi continuous, chapter 27 ends with verse 30, and chapter 28, we will read the next verse is 1, of course, obviously, but ends in 7. So, walang laktaw. Okay, let's go on verse 30 of chapter. Wise wisdom writing na to by Sirach. Ano daw ang tungkol sa wrath or galit and anger? What is it? Wow. Imagine, no? Hateful. And yet, you hug them. Hindi mo pakakawalan. And yet, it's something hateful. Bakit daw? Bakit daw it's hateful? Verse 21, chapter 28. The vengeful. Kung vengeful ka sa kapwa, babalik sa iyo yan. With a vengeance. Hindi po tawag dyan karma, ha? Pero, what is God's vengeance? He remembers your sins in detail. O, sige. So, ano ang solusyon ni Book of Sirach, verse 2? Yon. Yung kagad ang produkto nun eh, resulta. Patawarin mo ang nagkasala sa'yo, yung injustice niya. Pag nagdasal ka, pati kasalanan mo, patatawarin din. So may tanong. Ang mga tanong na to, tatlo to eh, rhetorical. Diba? Rhetorical means, obvious ba ang sagot eh? Ano ba yung obvious ba, verse 3? Could anyone? O,
Obvious ba? Oh, verse 4. Isa pang obvious ba? Could anyone? Obvious ba? Oh, pa, tatlo na. Strike 3. Ano pa yung obvious pa? If yon. Kung tayo tao lamang, sino ang hihingan mo ng kapatawaran? Diba? Obvious ba? Okay. So, kung obvious ba yung tatlong yan, diin ng diin, tutok ng tutok. Ano ngayon ang verse 6? Ano kanyang parang babala o kanyang admonition? Ano kanyang paalala? Remember? Di ba obvious yun eh? Oh? Remember your last days. Remember death and decay. Kung maalala mo yung kamatayan, babamatay ka din naman pala, set enmity aside and cease from sin. Okay. Bakit? Ano ba ang nasa commandment? Sabi niya? Ayon. Hindi naman tutungkol sa emosyon mo eh. Ito yung kalooban ng Diyos. Command is kalooban. Ito yung kagustuhan. Okay? Obvious ba? Palagay ko madali itong Bible study nito eh, no? Hindi naman dapat natin pagsikot-sikutin pa, di ba? No? Anyway, tingnan natin. So, ano ba yung nasa... Simple lang eh. Ano yung sa gospel, eh parehong-parehong-pareho yung sinabi ni Jesus sa parable, parehong-pareho sa Book of Sirach. Sa isang paraan lang, tingnan niyo yung first, isang verse sa gospel na talagang parehong-pareho sa first reading. Tingnan niyo po. Sige. So, ano yung verse na parehong-pareho? Ang verse 35, sabi ni... Okay, yung last verse, so will my Father do to each of you unless you forgive. San yan sa first reading? Yung verse 35 ng gospel. San yan kay Sirach? Then, tingnan natin ulit, ha? That will be how my Father will deal with you. Ano yun? Verse, chapter 28. Verse 1, Sean, ano yun? Yun. Kung ano ang iyong inihabla or ipinaratang sa kapwa mo, pararatang sa'yo ng Panginoon. Tama ba? Kung ikaw ay sarado ang puso sa kapwa mo, ini-expect mo ba na magbubukas ang puso ng Diyos sa'yo? Bakit? Eh, sarado naman ang puso mo. Paano niya magbubukas ang puso? Hindi naman siya mamuwersa eh. Sarado puso ko. O paano papasok ang Diyos? Kung sarado ang puso ko sa kapwa ko, di ba sarado puso ko? Paano siya papasok? Eh, sarado ang puso ko. Di ba? Hindi naman ang Diyos eh masama eh. Ikaw eh, sarado ka eh. Paano makakapasok ang Diyos sa isang puso sarado sa kapwa?
Kaya ang tawag sa bukas palad, mapalad. Ang tawag sa saradong palad, ano? Sa wimpalad. Kawawa ka eh. Nagsarado ka, pati ang Diyos hindi makapasok. Diba? Yun ang image dito eh. Not that, syempre, sa language na to, it's, so will my Heavenly Father do to each of you unless you forgive your brother from your heart. If you will not forgive, saradong puso mo. Imagine, tingnan po natin sa gospel, kung ano ang ginawa nung servant with a huge debt, he fell, nakalagay dito eh, when the master said, you will be sold to pay back your debt, the servant fell down, verse 26, did him homage, humalik sa kanyang paa, be patient with me, I will pay your debt in full. Punta natin yung kanyang ginawa sa kanyang kapwa. Falling to his knees, his fellow servant begged him. And same words. Kasasabi lang niya sa master, narinig niya sa kanyang kapwa, be patient with me, I will pay you back. Be patient with me, I will pay you back in full. Paano mo masasabi yan sa Diyos? No? E nung narinig mo sa kapwa mo, hindi mo siya pinagbigyan. Actually, kahit naawa ang Diyos sa kanya at pinawala ang kanyang pagkakasala, hindi kayang pawala ng Diyos ang kanyang pusong matigas. Kasi ang Diyos naawa. Yung Master, malambot ang puso ng Panginoon eh, moved with compassion. Pero hindi kaya ng Diyos palambutin ang puso ng tao. Kasi puwersahan yon. Ano, babayuhin ba ang puso mo para lumambot? Kusan loob mo, bubuksan yan. So, eventually, hindi niya natanggap yung awa ng ama sa kanya kasi hindi naman yan tinanggap yung ganong lambot ng puso ng kanyang master eh. Hindi naman lumambot ang puso niya sa kanyang kapwa eh. Matigas pa rin eh. Wala nangyari sa kanya. Marahil yung pera, hindi rin dapat bayaran. Although pinabayaran uli sa kanya. Pero yung puso niya. Kaya pagdating sa sabi ni Evelyn, from your heart, unless you forgive your neighbor from your heart. Move with compassion. Ang Diyos eh, from His heart eh. Diba? So yung obvious ba dito sa first reading, can you expect, sabi niya, could anyone nourish anger against another, expect healing from the Lord? Paano ka mahihil? Sarado naman ang puso mo. How could you refuse mercy to the other and then you ask pardon? How could you receive when you refuse? You're made of flesh with wrath. How can your sins be forgiven? Diba? Same lang yan eh. Ngayon, ito honestly ah, ilan nagdadasal ng Santo Rosario araw-araw? Ilan? 6 beses yung sinasabi yung Our Father, forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Oh, kung 6 beses isang araw, times 365. 490 na, no? Lampas ng 490 ba? Di ba? 70 times, 7 times. O, oh, sa loob ng 2 buwan, patay ka na. Di ba? Ikaw?
Marunong kang magdasal? Forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Tapos di mo ito kayang gampanan? This is very true. My founder is St. John Bosco. Mapusok. At kaaway niya, stepbrother niya. Tatay niya nag-asawa. Nabalo. Iniwan 4-year-old yata or de, sorry. Mga 5-year-old boy. Nag-asawa uli. Wala pang isang taon. Nag-asawa na yung kanyang tatay. Yung kanyang nanay na pang-asawa. No? So, siya yung second son. May unang siyang kapatid na mas matanda, si Joseph, tapos si John. Nung two years old siya, namatay ang tatay niya. Biruin mo, kawawa naman yung kanyang kapatid sa tatay, yung ang kanyang stepbrother. Namatay ang nanay when he was 5. Namatay ang tatay when he was 9 years old. Eh, siyempre, itong batang to, wala siyang ama, wala pa siyang nanay. Ang kapatid niya, hindi niya kapatid din. So, paano? Nag-away yung dalawa. Mapusok si John eh. Hard-headed. Eh, matanda na yung isa eh. Isang araw, hindi sila nag-uusap ng kanyang kapatid at kanyang stepbrother. Nung nagdasal siya ng rosaryo at ama namin at give us today our daily bread, sabi ng nanay, Mama Margaret, stop. Huwag niyo ipagpatuloy kasi tatamaan kayo ng kidlat. Don't say it. Don't even say it. So, hindi sila makapag-continue. Became a lesson. They forgave each other. Nung tumanda silang dalawa, may isang araw, dahil itong kanyang kapatid, nagtatrabaho na sa bukid, 19 years old. Si John, 12 na. Pwede na magtrabaho. Eh, pabasa-basa ng libro kasi gusto magpare. Diba? Okay, mamaya. Okay? Sige, ha? Sige, tatay. So, ang nangyari was that nakita ng nanay ni Mama Margaret hawak ni John Bosco yung pitchfork. Eh, di ba matulis yun? Ganyan yan eh. Yung pagkuha ng hay, inawakan niya, papuntang leeg ng kanyang kuya na hindi naman niya kapatid talagang tunay. Alam niyo, ginawa ni Mama Margaret next day, sabi niya kay John, umalis ka sa bahay. Ayoko ng patayan dito. Early morning, pinaalis niya ang anak sa sinapupunan. Naging migrante siya. Maghanap ka na matutuluyan. 12 years old, in the height of winter, na walang kumatanggap ng namamasukan. Yung anak hindi sa sinapupunan na iwan, yung anak na bunso sa sinapupunan, pinaalis. Siyempre, nakapag-isip yung bata. Well, eventually, nung naging pari na si St. John Bosco, si San Juan Bosco, yung anak ng kuya niyang si Antonio na hindi niya kapatid, kinuha niya at kinupkup niya at pinaaral niya. Kasi yung kanyang kuya namatay na maaga, kinupkup niya ang kanyang mga pamangkin. Diba? Kaya yan eh. Siguro, sasabihin mo doon sa pamangkin mo, sorry ka na lang. No? Tatay mo kasi barumbado. Hindi eh. Diba? Meron siyang orphanage. Tinanggap niya. At pinapag-aral niya ang kanyang mga pamangkin. Yes. Mahirap to. Okay? So, tingnan natin. Ano ngayon? So, lagyan natin ng hibla. Kung ano yung gospel
At yung first reading na obvious naman, hindi mo ma-expect sa Diyos ang hindi mo kayang gawin sa kapwa mo tungkol sa pagpapatawad. So, ano ba sinasabi sa atin ng Diyos? Anong salita ng Diyos sa inyong puso ngayon? Ano ba yung sa'yo, love one another, think of my commandments, hate no one, di ba? Love one another. So sabi kay Evelyn, oh sige ha, paglabas mo dito, mamahalin mo ang hindi mo gustong mahalin. Meron ba? Magdalang natin pag-usapan. Okay, ano pa iba sa inyo? Ano sinasabi ng Diyos sa inyo? Yes, Chit. Unto you. Okay. Confucius. Si Confucius yan eh. Negative. Do not do unto others what you do not want them to do unto you. Si Jesus, positive. Do unto others what you want them to do unto you. What you want them, sino si them? What you want God to do to you. Do to others what you want God to do to you. Meron pa ibang salita ng Diyos? Yes, Sean. Be merciful. Be compassionate. Palambutin mo naman ang puso mo. Okay? Ang Pilipino, napakagaling na magsasaka. Talaga. Ano man ang kanyang tinatanim, lalo na paggalit, tagal. Talagang mabunga sa galit. Galing natin magtanim ng galit. Magaling tayo mga magsasaka. Eh kasi, napaka-emotional natin mga Pilipino eh. Oo. Sabi ni Chit, may historical background. Maawa ka naman sa mga praile. Kasi ilan lang yon sa 333 years. Meron tayong UST. Imagine may mga kapilya sa malayong lugar sa Batanes dahil sa Dominicano. Ha? Batanes, inabot nila. Merong manawag, Dominicano. Si Padre Damaso, isa lang naman eh. Pero pag sinabi mong, ano ba? Around UST eh, merong, well anyway, may Padre Faura, eh sa, siguro Jesuita yon eh. Pero yung sa UST, ano yung mga daan doon? Di ba? Hindi naman sila unglaan, si ano yon eh. Ano, eh sa mga, ha? Kay Jose Rizal. Hindi. Yung pare, mga pare, meron dyan eh. Sa UST, around UST. Maraming pari din ang pangalan. No, mga dumi. Ano, no? P-cam, siguro. Padre. Hindi eh, meron iba eh. Anyway, malapit sa UST. Benavides, yan. Yes. Dominicano yan. Benavides. Marami doon, anyway. Papuntang Sampaloc, marami. Okay. So, merong historical, pero palagay ko hindi naman pwede sigurong mabait ang Pilipino eh. Sa loob-loob ng Pilipino, ang kanyang kinaugatan ay kapwa-tao. Pinakamasakit sabihin sa isang Pilipino, para ka namang walang kapwa. It means, kapwa-tao, para ka hindi naman tao eh. Diba? Yun ang masakit sa Pilipino. Thank you. Oo. Okay.
So, kapwa. Kapwa sa Tagalog, ako rin yun. Kasi tao eh. Kapwa sa English, the other. Hindi ako. The other eh. This side, the other side. Diba? Lasal, Ateneo. Ay, sorry. Nasano ako. Sorry, sorry. Diba? Hindi eh. Ako rin yun eh. Sa Pilipinas, ako rin siya. Kapwa ko siya. At ang Diyos, naging kapwa natin. He's not the other. Hindi lang siya iba. Hindi siya kaiba. So maganda. Be merciful. And therefore, that is the essence of loving. Beyond loving emotionally, even go beyond one step forward, be merciful, and therefore, you can forgive. Kung meron kang awa, kaawaan mo. Okay. Ang Tagalog pong patawad, ano ba ibig sabihin ng tawad? Ano? Yan. Kasi, hindi ko kayang bayaran. Diba? Ewan ko. Minsan lokohan yan eh. Pero anyway, ang patawad, hindi ko kaya pagbayaran. Yung ating pagkakasala sa Diyos, hindi natin papagbabayaran. Ang laki eh, huge. Yung small amount, much less, kaya natin yon. Diba? Sa ating mga tao, tao-tao, tao lang naman eh. Pwede natin. Kaya natin. Tao rin naman tayo eh. Pero yung nagawa mo laban sa Diyos, nako, hindi mo kayang pagbayaran. So, imagine yung hindi mo kayang pagbayaran, hinihingi sa'yo ng Diyos yung kaya mong patawarin. Na kaya mo naman eh. Hinihingi ka ng hindi mo kayang hindi mo na kayang pagbayaran. Pero, hindi ka ba tatanggap ng kaya mo namang pabayaan? Hindi pabayarin, kundi pabayaan. Palusutin na. Minsan po, well, hindi ka ba sinasabi sino nagkumpisal at saan nagkumpisal sa akin? Eh may iba eh, 30 taon na eh. Ang kanyang hindi mapatawad na utang eh, 10,000 eh. 30 taon na, hindi niya mapatawad kasi may isang taong may utang ng 10,000. Hindi siya binabayaran. Sabi ko, hiningi mo ba? Nabayaran ka. Eh, hindi na lang. Okay pala eh. Hindi patawarin mo na lang. Kesa dalhin mo sa puso mo for 30 years, pambihira naman. Wawa ka naman. Diba? Hindi ko na sasabing malitan 10,000, pero minsan, yung ating hindi mapatawad ay napakaliit na bagay. Meron pa pong iba? Ano bang sabi ng Diyos? So, ito'y, alam nyo, panalangin. Huwag kayo matakot manalangin na forgive us our sins as we forgive those. Kasi hindi naman natin kaya eh. Alam nyo bakit? To err is human. So, to forgive is, hindi naman tayo divine. Paano we can forgive? Tama ba? So we need to ask
for forgiveness. So minsan ang sabi ko, forgive us our sins so that we can forgive those who sin against us. So dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa akin, sana ako'y mabahiran ng kasing ganda ng loob sa aking kapwa. Kasi kung hindi mo ako bibigyan, hindi ko kayang magpatawad. Bakit? God forgives and forgets. Ang tao can forgive but does not forget. Totoo yun. Pag nasaktan ka talaga, ang hirap makalimutan. Ang tawag po dyan, peklat. Pag bawat tingin mo sa peklat, pambihira ah. Sinaktan ako ah. Peklat ka ng peklat. Eh, di mo wala yung peklat eh. Lalo na pag sa mukha mo, di ba? Scarface ang tawag sa'yo. Scarface. Di ba? Paano mo? Hindi makakalimutan eh. So may solusyon, isang Jesuitan by the name of Father Guido Arguelles. Would you look at it as a scar? Scar. Palagi kang bumabalik sa iyo ang sama ng loob sa nangyari. Or you would look at it as a star. Ano yung star? Pag nakita mo, ay, ito yung pagkakataon na kapag patawad ako, nagawa ko. It's a star. Ang tawag dyan, prep. Star. Good boy. Yan. Ay, naku. Mayaman na ako eh. Thank you. Mamaya tayo. Ha? Sige na. Ha? Hindi ka na. Thank you. Mamaya. Tatapusin natin. Okay. So yon, ang gawain ng Diyos ay pwedeng magawa ng tao. Bakit? Ginawa niya tayong kawangis niya. Ang dapat natin gawin, maging kamukha niya. Ano ba ibig sabihin sa Japanese ng maganda? Ano yung Japanese ng maganda, Evelyn? Kamukha ko. Ano pangit? Kamukha mo. Hindi. Eh, ang Diyos maganda eh. Kamukha ko. Di ba? We can be like God. Na tayo image of God, kasi meron tayong freedom and will eh. No? Meron tayong kalayaan eh, kamukha ng Diyos. Pero paano mo gagamitin? Saan mo gagamitin ang kalayaan na yon? Doon ka magiging kamukha ng Diyos. And so sabi niya, be merciful as your heavenly Father is merciful. Saint Luke yan. Sabi ni Matthew, be perfect as your heavenly Father is perfect. Sabi ni Leviticus, be holy as God is holy. Pero si Luke, sabi niya, be merciful as your heavenly Father is merciful. Okay? Yes. Mahabang buhay mo? Oo. Ako rin eh, pero maikli buhay ko. Putol yung akin eh. No? Double M? M&M. Sige. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. And may the good Lord bless you and protect you, keep you safe from all harm, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.